Ito ang pinakamalaking kuweba sa Pilipinas na tinatawag nilang Langon Gubingog. May lawak na 2,968 hectares. Ito yung pinakamalaking kuweba dito sa Pilipinas na papasukin po natin ngayong araw. Ito na yung pinaka main entrance ng Langon Gubingog kung saan makikita natin yung napakalaking butas. Grabe! So dito po tayo papasok. Aabutin po ng 3 araw bago natin mapasok itong loob ng kuweba. Sobrang lamig dito sa loob. Malakas yung hangin. Sa lugar din ito, makikita ang isa sa pinakamalawak na waterfalls na sobrang ganda. Isa lang ang masasabi ko dito, talaga namang napawawa ko at sa sobrang ganda nito talagang mamamangha ka kasi talagang natural na tubig ang dumadaloy dito galing pa sa kalikasan dahil sa gawa ng Panginoon. Good morning mga kawaray, welcome back na naman sa aking panibagong vlog. So ngayong araw ay panibagong lugar na naman ang i-explore natin. So nung mga nakarang araw ay medyo intense yung mga napuntahan natin dahil pinuntahan natin yung isa sa mga pinakamataas na bundok na tinatawag nilang Mount Fuji dito sa bahagi ng Bilyaba, Leyte. So ngayong araw naman ay nandito po tayo ngayon sa Kalbiga, Samar para i-explore ang nagagandahang tourist attraction sa bayan na ito. Dahil ang Kalbiga Samar ay isa sa mga mayroong magagandang tourist destination. At dito rin makikita ang isa sa pinakamalawak na kuweba sa buong Pilipinas. E-explore din natin yung isa sa mga pinakamalawak na waterfalls na makikita dito sa Kalbiga Samar. So medyo exciting ang adventure na ito dahil marami tayong mga matutuklasan ngayong araw. So by the way nga pala, nandito po tayo sa Kalbiga Samar. Ayan. So dito po tayo nagsimula kasi maaga pa po tayo nagbiyahe. And then kumain po tayo dito kay La Sir. Sir, dito po tayo kumain sa kanilang bulaluhan. Ayan. So nandito lang po ito, lampas ng tulay dito sa Kalbiga. Kung gusto mag-stop over at maghanap kayo ng pagkain, dito lang po kayo sa bulaluhan ni Chief Randy. Tara! So ngayon, pupunta muna tayo sa tourism office para kumuha ng permit. Nandito na po tayo sa kanilang municipal hall. So, nandito po yung tourism building at dito po tayo kukuha ng permit sa pagpunta natin sa kuweba. Nandito po si ma'am na mag-a-assist po sa atin na taga Department of Tourism. Ano po yung pangalan niyo ma'am? Marife po. Ayan, si ma'am Marife Pakaira. So hi ka sa camera ma'am. Baka may gusto mong batiin. Wala naman po. Okay. Sino po yung magiging tour guide natin ngayon ma'am? Si Kuya Alvin. Ayan. Si Kuya Alvin naman, siya yung magiging tour guide natin ngayong araw. Marami tayong mga bagay na matutuklasan at ipapakita ni Kuya Alvin kung ano nga ba ang meron doon sa kuwebang pupuntahan natin. So, yun. So, ang first natin gagawin, ma'am. Kukuha po kayo ng permit. Permit. So, yung permit nyo po is na-ready ko na po. Ayan. Isa to sa mga kagandahan dito kasi active yung mga staff ng Department of Tourism kahit na araw ng Sabado ay pumapasok sila kung merong mga bisita. Isa sa mga kagandahan na nakita natin dito sa Kalbiga Samar. Salute! Kahit walang office, in-assist po tayo kahit araw ng Sabado. Hindi nasaklaw sa kanilang trabaho. Yun. Thank you.
pagkatapos lamang ng mahigit 10 minuto mula doon sa Municipal Hall ay narating natin itong Barangay Panayuran, Kalbiga, Samar, kung saan makikita ang napakalaking kuweba. Since hanggang dito lang yung kalsada ay hindi na tayo makakadiretso doon, kaya iiwan natin yung motor natin dito. Sabi nga ni Sir Rafael, safety yung mga gamit natin dito kasi maraming dalaw silang dinala na mga turista. Iniiwan lang nila dito yung mga gamit. So, mababait yung mga taga-Kalbiga. So, yung mga kakailanganin nating dalhin papunta dun sa kuweba, nagdala ko ng sombrero at saka flashlight. So, mula dito, sir, mga ilang minuto lalakarin papunta dun sa bunganga ng kuweba? Almost 20 minutes. So, yun. Para sa mga nagbabalak na puntahan ng pinakamalaking kuweba dito sa Pilipinas, ay dapat handa po tayo sa mga ganitong sitwasyon na kailangan nating lakarin. Kaya ano pang hinihintay mo, sir? Simulan na natin ang lakaran. Let's go! At dito, sinimulan na nga namin ang paglalakbay sa gitna ng kabundukan na ito. Dito, yung ninalakaran natin ay pababa po siya. Kaya mag-iingat po tayo. Kailangan naka-op. Ayan na. Na-dulas yung cameraman natin. Okay ka lang? Ha? Nasugatan ka. Yung sapatos niya, flat kasi. So, yung kakailanganin nating sapatos, yung mga makakapal yung spike na merong mga ano, hindi kagaya nito. Kaya naman, baka naman, medyo kasi madulas dito sa mga tinatapakan natin kasi mga bato at saka lumot. Nagahalo na. Habang binabaybay namin etong daan papunta sa kuweba, ay bigla na lang kaming nakakita ng ahas. May nakita po tayong ahas. Tingnan nyo, yan o. Oh, maliit pa. Anong tawag dyan, sir? Malalayon. Grabe. So, ayan o. Oh. Delikado yan. Kaya mag-iingat po tayo. Nagpapaaraw po yun. Kaya sa daan, kailangan talaga meron kayong dalang mga stick para itataboy nyo sila palayo. So, nangangalahati pa lang tayo dito ay kinakailangan natin magpahinga kasi medyo paakyat yung dinadaanan natin. Sabi ni Sir Alvin, itong dalawang daan na to, tingnan mo. Ayan, ito yung papunta sa view deck at ito naman yung lalabasan natin mamaya. Nandito na tayo sa pinaka-view deck nitong napakalaking kuweba sa buong Pilipinas. Presenting to you, the Langon Gubingob Cave. Ito yung pinakamalaking kuweba dito sa Pilipinas na papasukin po natin ngayong araw. Grabe, dito pa lang nakakamangha na tingnan itong napakalaking kuwebang ito. Excited akong ipakita sa inyo kung ano nga ba ang mga meron doon sa ilalim ng kuweba. So para mapuntahan po itong kaloob-looban ng kuwebang ito ay bababa po tayo mula dito hanggang dito. Ayan, let's go! Ngayon ay bababa na tayo, pupunta na tayo sa mismong pinaka-entrance nitong Langon Gubingob. Tingnan nyo naman dito sa pinakababa nitong kinatatayuan natin. Grabe, sobrang patagilid yung daanan at sobrang lalim na po. So, nandito na tayo sa pinakababa nitong kuweba. Tingnan nyo naman itong rock formation na makikita natin na kulay puti. Dito sa pinakailalim, talagang maginaw yung temperatura. Grabe, sobrang lawak at sobrang laki ng makikita nating butas na nandito sa ilalim. So, tingnan nyo naman. Ayan o. Oh. Napakaganda ng mga rock formation na nandito. Nandito na tayo sa pinaka main entrance na itong Langon Gubingob, kung saan karamihan ng mga turista, according po kay Sir Rafales, ay dito
nagpapahinga. Dito sa area ito, pwede kayong mag-break. Kung saan pwede kayong kumain ng mga dala niyong pagkain o maglatag ng tent kung gusto niyo magpahinga rito. Halimbawa, yung mga basura na dala ninyo ay siguraduhin hindi niyo iiwan dito at dadalhin niyo pabalik para itapon sa mga saktong tapunan. Kasi bawal pong magkalat dito kasi pinipreserve itong area. Kung naiihi kayo o gusto niyo mag-CR, ay meron silang temporary na CR na ginagawa dito. Ayan, sa likod ng batong ito. Sa ngayon, under construction pa rin ito dahil ongoing pa rin yung pag-develop nila dito sa Langon Gubingob. Yun. So ngayon ay bababa na po tayo. Tara. Yung baba natin ay hindi po pag ganun. Yung gagawin natin ay iikot po tayo para at least hindi po tayo mahulog. Kasi kung pag ganun, ay baka magdire-diretso po tayo papunta dun sa baba. Tara. Mula dito ay tanaw na natin yung pinakabutas papunta rin sa itaas. Ayan, ito na yung pinaka main entrance ng Langon Gubingob kung saan makikita natin yung napakalaking butas. Mula dito sa pinapakan ko, kung titingnan natin, wow, nakakamangha, amazing, grabe. So itong butas nga pala ay hindi ito gawa ng tao. Ito po yung gawa ng kalikasan na natural na nangyari. Wala ba itong history, sir, na nabutas ito dahil may bumagsak? Wala. So talagang ganito lang yung disenyo na dito. Grabe. Iba yung pakiramdam ko dito kasi ma-overwhelm ka talaga sa sobrang ganda nitong kuweba. Sobrang laki. Yung mga nakikita natin sa movie, akala ko hindi natin may experience. Oh, grabe. Nakaka-amaze. Kung titingnan natin sa pinakataas, ay maliit tingnan ito. Pero kung actual ka pong nandito na, grabe, sobrang lawak. Oh, napakalamig na po ng hangin dahil nga sa balot tayo ng napakaraming bato. Bababa pa po tayo dito at ipapakita ko po dito sa pinaka main entrance. Mag-iingat lang po tayo kasi medyo madulas kasi yung inaapakan natin ay lupa na. Kaya medyo magdadahan-dahan po tayo kasi isang pagkakamali mo lang pwede kang malaglag dun papunta sa ilalim. Delikado pababa, pwede kang matumba at gumulong dun sa pinaka ilalim. Kahit na may dala tayong malakas na flashlight dito sa loob, ay hindi kayang isupply ang buong loob kasi sobrang lawak po ng kuweba at sobrang dilim. Nakaapak po tayo dito sa bato. Kahit na may dala tayong malakas na flashlight at saka yung meron pa tayong extra na flashlight, ay hindi na natin mailawan yung pinakaloob nito dahil nga sa sobrang lawak nito. Naikot muna itong buong kuweba na ito, sir. More than 20 years na po ako nag-guide dito. Na at alam ko na lahat talaga yung mga pupuntahan. About po sa loob ng kuweba, makikita lang po natin doon yung mga stalactites, stalagmite, tapos yung mga corals. Mayroon naman din po doon sa loob na may mayroon din tubig doon na may makikita natin na white crab at saka yung blind fish doon sa loob. Mayroon din po na may inuman doon. Mayroon din may inuman. Opo. So hindi ba ito nakakalason doon? Actually hindi naman po siya tulad ng ibang ano na mayroon mga nakakasakit sa tiyan. Ilan oras kaya ito, sir, may ikot? Kung halimbawa lalakarin mo itong buong kuweba, mga ilang oras kaya i-consume nito? Tatlong araw, dalawang araw? Aabutan po tayo ng tatlong araw pa para maikot. Opo, maikot. At saka diretso na po sa exit. Exit. Para... So dito ka rin i-exit? Hindi po. Doon po tayo sa tinatawag na langon. Ito po kasi dito, ang tawag talaga dito, hindi langon. Gubingob talaga ang dapat dito kasi ang entrance dito, Gubingob. Ang langon doon sa kabila. Bali, binaliktad lang yung pangalan dito kasi parang mahirap din kasi na Gubingob Langon. Kaya binaliktad na lang na Langon Gubingob.
So yun, nakita naman po natin, nandito na po tayo sa pinakaloob na itong bunganga. Hindi pa po tayo nangangalahati, nandito pa lang po tayo sa malapit sa may entrance. Pero grabe, sobrang dilim dito at hindi po na kaya nating isupply ng ilaw po natin na dala. Kahit na may tatlo po tayong dalang ilaw, ay sa sobrang lawak nito ay hindi po pa rin natin makita yung liwanag. Sa kagustuhan kong makita pa ang kaloob-looban nitong napakalaking kuweba, ay nagdesisyon akong pasukin pa ang loob nito. Sobrang ganda. Ayan. So dito sa dinalakaran natin ay akala mo hindi napakalaking kuweba yung pinasok natin. Kinakailangan po nating mag-ingat kasi baka may makasalubong tayo na ahas o kahit anong insekto na pwedeng magagat dito. Ayan. May naririnig po tayong mga tumutulo doon sa loob. Pumapasok yung hangin galing sa labas, papunta rito, sir, no? Sobrang lamig. Wow, sobrang titig ng daanan. Grabe. Yung mga stalactite at stalagmite ay nangitim na. Tingnan nyo dito. Grabe. Bawal po natin hawakan yung mga bato dahil mangingitim po ito yung mga stalactite at stalagmites na nandito. Dahil sa sobrang lawak ng kuwebang ito ay halos aabutin daw ng 3 araw bago mo maikot ang loob nito. Kaya nagdesisyon na lang kaming lumabas dahil sa kakulangan ng oras. So, nandito na tayo sa pinakalabas nitong Langon Gubingob. Grabe, sobrang dilim doon sa loob at talagang sobrang lawak. Kahit yung ilaw natin na dala, sir, may flashlight na tayo, meron pa ako ditong isang dala. Hindi kayang isupply doon sa loob sa sobrang lawak. Hmm. Ano masasabi mo doon, sir, na sa pagpasok natin? Actually, yung masasabi ko lang, kasi parang kahit ako mismo nabitin sa pinasukan natin, mayroon din po tayo dapat mapuntahan pa yon. Kaso yung ilaw natin medyo hindi kaya. Mm. Yung pinuntahan pa lang natin, yung entrance pa lang yun. Kumbaga, yung pinasok natin, pinaka-entrance pa lang yun na nasobrang lawak. Mm-hmm. Grabe. Entrance pa lang yun kasi, sa entrance pa lang, inabot tayo ng mga 2 oras. Mm. Yun. Ang ano pa lang yun, kasi doon sa loob talaga, mayroon sinasabing bundok-bundok. Oo, doon sa loob? Oo, kahit yung isang bundok pa lang, hindi pa natin napuntahan. Kaya tinawag natin na bundok-bundok kasi pag ano yung ano natin. So, hindi naman po tayo pwede magdiretso kasi yung oras natin, mayroon pa tayong ibang anuhan. Lalakarin. Ang dapat kasi natin dapat puntahan, yung stage, yung football field, yung may blind fish at saka white crab. Yun ang dapat natin puntahan kaso, yung oras yung hinahabol natin kasi pupunta pa tayo sa ibang lugar. Anong may sasuggest mo sa amin, sir? Actually, yung ano ko lang sa inyo, yung mag-set ng ibang araw na pag pumunta dito, kailangan kompleto na lahat. Mm. Tulad ng flashlight talaga na maganda, tsaka makikita talaga yung buong loob sa Gubingob. Mm. Yun lang ang maano ko. Tapos, kailangan may tubig. Yun. Kahit may tubig dun sa loob, at least, meron din tayo reserve na dito lang muna sa labas na tubig. So, siguro, magsiset tayo ng part 2 nito, sir. Kasi mag-overnight tayo, dun tayo magka-camping. Gusto kong ipakita sa inyo yung kaloob-looban. So, sa ngayon, ay hanggang dito lang po muna tayo. And then, didiretso na po tayo sa
pinakamalawak ng waterfalls dito sa Calbiga, Samar. Kung gusto niyong pumunta rito, ay contact niyo lang Sir Alvin Rafales sa kanyang Facebook page at meron po siyang number, ilalagay ko dito. Pwede niyo po siyang tawagan. Available po siya. So, tara! Pagkatapos naming mapasok ang napakalaking kuweba dito sa Pilipinas, dumiretso na kami para puntahan ang isa sa pinakamalawak na waterfalls dito sa Calbiga, Samar. Good afternoon, ma'am. Good afternoon po, sir. So, ito po si Ma'am Noemi. So, ito po si Ma'am Noemi. Siya po yung nandito sa information desk. Kumbaga, pinaka-entrance nila. Dito rin po tayo mag Re-register. Magkano ang babayaran ng mga tao dito? By group ba o per person? Bali, sir, per person po yung binabayaran. Yung entrance po namin, 100 per head. Mm. At saka meron po kaming river guide na 300 for 10 packs po. Okay. Lampas na po is required na po talagang mag ng guide. Guide, okay. So, yun. Napag-alaman po natin dito po sa Lulugayan Falls, sa Barangay Litiron, ay meron silang 100 entrance fee at kung lalampas ng 10 ay meron tayong babayaran na 300 pesos kung 10 packs na po. Dahil kailangan po ng tour guide para at least ma-assist tayo kung saan yung malalim at saan yung hindi. Yun. Yung cottage po naman is 500 kung magamit po kayo. Saan yung cottage dito? Dito lang o doon? Doon, sir, sa site. Ah, okay. So, since nandito tayo sa proper nila, mga ilang ano lang, lakad ay makikita na natin yung Lulugayan Falls. Ayan. So, ito na yung permit natin, i-present natin sa kanila. At least, alam nila na nagaling din tayo sa munisipyo. Hindi po makadaan sa munisipyo. Mm. Dito na lang po sila magbabayad. Babayad, okay. Tsaka maglalagbo po sila. Ah, okay. So, halimbawa, merong pwede ba magpabook dito? Halimbawa, may makakainan ba kayo dito kung may mga pupunta rito? Sir, mayroon naman yung co-op namin is magpapaluto lang. Magpapaluto? Hindi, diretsong ang order lang, hindi kami na... Pwede rin kami mag-book, halimbawa, mga tatlong araw, ganyan. Kasi malayo pa yung binibilhan namin yung pagkain. Sa baba. So, pwede pala dito magpaluto? Dito magpaluto ngayong araw, halimbawa, ganito, mga araw. Yung ano lang namin is yung pansit, saka ganyan, mga adobong manok. Yan lang yung na-represent namin na lulutuin. Lulutuin. Okay. Kasi malayo talaga yung ano. So, yun. Dahil excited na makita at ipakita sa inyo ang pinakamalawak na falls dito sa Calbiga, Samar. Ayan. So, tara. Diretso na po tayo. Dito sa loob, makikita yung mga cottage na meron dito sa Lulugayan. Ay, sir. Ayan. Magkano naman, sir, yung mga cottage nyo dyan? 500. 500, no? So, lahat ito, 500. Oo. So, yun. Halimbawa, re-renta kayo ng cottage at pupunta kayo rito. Meron na mga nakahanda para sa pamilya nyo. May mga cottage. Para mas ma-appreciate po natin yung falls, ay lalapit po tayo para ipakita ko sa inyo. Nandito na po tayo sa mismong lugar kung saan makikita itong napakalawak na falls. Ito na po yung tinatawag nilang Lulugayan Falls na isa sa mga pinakamalawak na falls dito sa Calbiga, Samar. Ayan, wow, grabe! Napansin ko dito, etong lubid na ginagamit nila patawid papunta doon sa kabila. Ayan, kung makikita po natin, meron po tayong mga kababayan na nandun sa ibabaw na itong falls na to. Ayan, for safety po, para at least may guide po yung mga naliligo dito. Meron po silang makakapitan na lubid pabalik dito sa pwesto nila. Asarap sanang maligo kasi talagang mainit yung panahon at perfect na kombinasyon ng tubig sa sobrang lamig. Talagang makakatulong ang mga ganitong lugar
para at least maging at peace po tayo. Kaya napapansin ko po yung mga kababayan natin doon, kanina pa po nakatingin dito sa falls. Kasi nga, parang marirefresh yung isip mo. Tanungin po natin si, anong pangalan mo? Joy. Si Joy. So, ano pong masasabi mo dito, Joy, sa lugar ng Lulugayan Falls? This is the real thing that is very much thankful to God kasi bigay na ng Diyos kasi ito. Oh. And then, binigyan tayo ng Panginoon ng ganito. It's beautiful. So, yun. Pipili ka lang po. Pwede po kayo dito sa mababaw na area. Ayan. Kung gusto niyo naman ng thrill, ayan, pwede po kayo dito, pumunta doon. Pero, bawal pong tumalon kasi baka madisgasya po tayo. Ang gawin lang po natin, maligo at bigyan po ng limitasyon yung bawat isa natin kung saan lang po natin kaya, doon lang po tayo para iwas disgrasya. Ayan. So, yun lamang po mga kawaray. Maraming salamat sa pagsama sa araw na ito. I hope nag-enjoy kayo sa biyahe natin ngayon. At huwag niyong kalimutang i-like at i-share itong video. At kung bago ka sa aking YouTube channel, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga video na gagawin ko. See you again sa aking next na biyahe. Let's go!